Hello everyone! I hope you guys are doing well. So today, paluwas kami ngayon going to Toronto. Or sabi nga ng mga Canadian, we're going to Toronto. So it's a field trip day today for the kids at medyo malayo-layo ang pupuntahan namin ngayon. At dahil dyan, kailangan muna naming magpagas bago kami pumasok sa highway. So it's 21st of October. It's 7 o'clock in the morning at medyo madilim pa. So it's that time of the year na medyo malamig na kasi fall season na dito sa Canada. So today we're going to Royal Ontario Museum sa downtown Toronto. So we're going as a group, kasama namin yung mga homeschoolers here in our area dito sa Quinte West. Ang Royal Ontario Museum ay medyo malayo from our place, so it's gonna take about 2 hours drive. Walang traffic yan. Okay, so nag-alat kami ng 1 extra hour for the traffic para hindi kami malate. So this is the first time na pupunta kami sa downtown Toronto na rush hour. If you guys don't know yet, we are a homeschooling family. We have 3 kids, ages 6 to 9. So every once or twice a week, we go somewhere to connect with the homeschooling groups. And katulad nito, may field trip kami. Tapos madalas lumalabas kami palagi for different extracurricular activities ng mga bata dito sa area namin. Okay? So yun nga, ito. The kids are all excited, pati na rin ako kasi matagal-tagal din akong hindi nakapunta sa downtown Toronto. So I used to go there sa downtown noong dyan pa kami sa Toronto nakatira. Ngayon kasi it's been a year since we moved out of the city. For sure, we're gonna spend the whole day outside. And yun nga, nagbaon lang kami ng snacks. And of course, hindi mawawala ang paborito namin na nilagang itlog. So hindi na kami nagbaon ng lunch kasi we're planning to eat outside after. Kasi every time na pupunta kami dito sa Toronto area, we treat ourselves sa restaurant na wala sa place namin ngayon. Like for example, today ang plano namin is magko-Congee Queen kami. So minsan yun nga, pag pupunta kami sa Toronto area, sa Jollibee kami pupunta or any Filipino restaurant. Ang lugar kasi namin, kumbaga parang probinsya. Konti lang ang Pinoy, kaya walang masyadong Filipino store doon or even Asian or Chinese grocery stores. So, dumadayo pa kami dito sa Toronto area kapag may gusto kaming lutuin or kainin na something, ano, Pinoy, mga Pinoy dish, ganyan. Anyway, it's fall season. Sobrang ganda ng mga kulay. Yan, nakikita nyo naman. Ang ganda ng kulay ng mga dahon ngayon. It's one of my favorite. Actually, hindi pala one of my favorite. Favorite ko talaga ang fall season dahil sa ganda ng kulay, ng nature. Okay? So, along the way, I was just watching the beautiful colors of fall while looking at the sky, having a chat with hubby na nagda-drive. Nakaka-relax din naman. The nature is so beautiful. So, after an hour drive, stop over muna tayo. Washroom break at stretching ng konti. So, we still have one more hour to go. So ayan, nakikita na natin ang mga senyales na nasa Toronto na tayo. Medyo sumisikip na ang traffic. Kala nyo sa Manila lang may traffic, hindi kaya. Pero compared naman sa traffic dito, ang traffic naman dito is moving pa rin. Bihirang-bihira yung bumper to bumper na nakastop talaga. So ayan, nandito na kami sa downtown. Ang mga anak ko manghang-mangha sa mga matataas na buildings. So, andito na tayo sa parking. This is a paid parking. At hahanap muna tayo ng mapaparkingan. Finally, we have arrived after 2.5 hour drive. Close pa ang museum as of 9:30 a.m. So, picture-picture muna kami habang nag-iintay. Etong si ate, nakipaglaro muna sa squirrel. At mukhang nagkakaintindihan ata sila. Etong mga squirrel, napapansin ninyo, para siyang may inaamay-amay sa lupa. Mahilig sila maghukay or magdukal kasi hinahanap nila yung ibinaon nilang pagkain.
which is yung mga nuts, any kind of nuts. Andito na tayo sa loob. O, una muna tayong pumunta sa exhibit. So for this week's exhibit, it's all about Harry Potter. Dito ko lang natutunan na most of the animals pala sa Harry Potter ay talagang totoo. Hey, wait, Reva, don't move your hand. No. Yuri, we're looking for... Hey, I have to stop it! Ano hinahanap niya na ako? We're looking for fossils. For what? Fossils. Fossils! So ayan na nga, it's almost 12 noon, inabot kami ng 2 oras, nakakapagod rin pala. Kaya ito, pahinga muna kami bago kami mag-lunch. Ang mga bata mukhang naubos din agad ang lakas sa laki ng museum. Okay guys, pabalik na kami, we're leaving downtown Toronto at ito na nga, sightseeing muna tayo habang nagbabiyahe. I don't know about you, pero sobrang gandang-ganda ako sa dinadaanan namin. Looks like nasa loob kami ng forest. City in a forest, ika nga. Ngayon, iisa lang ang laman ng puso at isip namin. Excited kaming kumain. Yay! See you later, Congee Queen! Mommy, I don't like the smell of bark. Ano yung kinakain nila? Ha? I've been closer than a bird. I think pinapakain talaga nila yan. Pwede ka na. No! Mami, yan? Oh, you can Kakatapos lang namin kumain. Happy time na naman. Iba talaga ang Congee Queen eh. Actually, sa place namin, meron namang mga Chinese restaurants. Nag-try kami, kaya lang iba talaga yung lasa ng salt and pepper squid nila eh. Tsaka ng turnip, tsaka ng congee, tsaka ng pansit nila. So now, getting ready to travel. Siguro abutin kami ng mga humigit kumulang 1 oras from here sa Scarborough going to Quinte West. So that's all for today guys. Thanks for watching! Bye!